Hindi ko na kayo bobolahin. Isang linggo na kayo dito binobola ng iba't ibang kandidato. Yung iba contractor, yung iba artista, yung iba influencer, yung iba baliw, yung iba kung ano lang ang pinapangarap, maurakot sa Kongreso. Kami po sa Duterte Youth Party List, kasama ko ang aming nominees. Ang masabi ko sa inyo, hindi na namin kailangan mangako. Yung iba ginawa na namin sa Kongreso. Kay Congresswoman na Cardema, in 28 years, siya ang kauna-unahang kongresista na nagbalik ng anti-NPA, anti-subversion bill sa Kongreso para ang inyong mga anak, apo, pamangkin ay hindi ma-recruit ng mga makakaliwang grupo sa kanilang paaralan at sa inyong komunidad. Ngayong Kongresong ito, si Congresswoman Cardema uli, ang kauna-unahang kongresista na nagbalik ng death penalty bill. Hindi yung kalokohang death penalty bill lang, ha? Nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, merong nag-attempt magbalik ng death penalty for drugs alone. Kasi yung presidente anti-drugs, para sumipsip ba? Ang death penalty bill ng Duterte Youth Party List ay sinasama na lahat ng ayaw nyo sa ating lipunan. Rapists, mamamatay tao, kidnappers, drug traffickers, heinous criminals, and plunderers. Walang mag-a-attempt niyang iba sa Kongreso at Senado. Tayo lang sa Duterte Youth Party List ang nagpasa niyan, ang nag-file niyan sa Kongreso. Bakit natin ginagawa yon? Naniniwala tayo yun ang gusto ng taong bayan. Ang Duterte Youth Party List, siya lang rin ang sumama kay President Gloria Arroyo at kay Congressman Pulong Duterte sa pagboto sa SMNI, isa niyong kasamang news outlet. At finally, ang masabi ko sa inyo, ang ating nominees ay mga tunay na youth leaders galing sa UP, sa PMA, PNPA, Philippine Science High School. Hindi lang yung nagtaas ng placard at natawag na youth leader. Ang ating mga kasamahan dito, kaklase ng mga tinyente ng pulis at sundalo, kaya alam nila kung anong pakiramdam ng mga sundalo na ayaw sa peace talk at gusto matapos na ang laban sa NPA. Muli, mula po sa Duterte Youth Party List, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity ito. Okay, salamat po. Tanong po for the media. Meron po magtatanong? Dwight? Jean? Philstar.com? Sir? Si Jean po. Sir, can you just list Dwight, enumerate your nominees? Congresswoman Cardema, who is a reservist officer, vice chair of defense in Congress and is from UP. Ron Bawalan, who is from the Philippine Military Academy. Berlin Lingua, who is from the Philippine National Police Academy. Bea Lapitan, who is from the Philippine Science High School, and others, marami. Ang masabi ko sa inyo, yung iba nagtaas lang ng placard, youth leader na yung tawag. And alam nyo naman kung sinong kalaban naming youth group sa Kongreso at kung sinong, kung kanino sila nagsaside. Kami, nagsaside kami sa ating mga tropa ng gobyerno against youth recruitment ng NPA. And to proudly tell you, we are siding with President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Kaya nga ako natanggal sa National Youth Commission kahit fixed term ako. Dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing, after 2 days, pinalitan na ako. Imagine that, fixed term, pero tinanggal sa gobyerno, di ba? Hi. Okay. John? Sir, good afternoon. Masama po sa loob nyo kay President Marcos na natanggal kayo? Alam nyo, hindi ako galit sa ninong ko, Bongbong Marcos. Naintindihan ko yung politika sa bansa. Pero masabi ko sa inyo, mula UP Diliman, nung ROTC Corps Commander ako sa UP, Marcos loyalist kami ni Congresswoman Cardema. Head ako ng UP Vanguard Fraternity, UP ROTC, and senior brad namin si Ferdinand Marcos. Kaya sa kakaunting Marcos loyalist sa UP, kami na yon, mga youth leader na Marcos loyalist. Pangalawa, noong 2016, talaga nagkampanya kami for Bongbong Marcos. And natalo si Senator Bongbong Marcos. Ako, na-appoint ako sa National Youth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte simula 2017 hanggang 2021. Lahat ng activities namin sa National Youth Commission, talagang ang guest of honor si dating Senador Bongbong Marcos. Tulong ko na lang sa idol ko na hindi nakaupo bilang Vice President. Umaten kami ng lahat ng patawag nila, dinner, Christmas parties, and maalala ko, yung kaisa isang Christmas party nila during pandemic, isa lang congressman ang umaten, Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema and our family. Noong 2021, dahil kinakapatid ko si Sandro, Duterte Youth Party List allocated our assistance funds to Ilocos Norte para tulungan si Sandro. Talagang Marcos loyalist kami. Nangangampanya kami and lahat ng effort ginawa namin dahil naniniwala kami kay dating kay Senador Bongbong Marcos at kay Pangulong Rodrigo Duterte. From 2016 to 2022, ang ating gobyerno ay
full of appointees ng Pangulong Duterte na Duterte Cayetano. Noong 2016, Duterte Marcos talaga kami. So masabi ko sa inyo, yung pakiramdam namin nung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko sa buong gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ako lang yung nakikipag-away sa mga makakaliwang kongresista. Lahat ng kaya ko itulong mula National Youth Commission, itinulong ko sa aking idol, sa aking ninong, Bongbong Marcos. Hindi ko naisip na yung magtatanggal pa pala sa akin sa NYC nung naupo na ay si Pangulong Bongbong Marcos. To think na he is the author of the NYC law. Siya yung naglagay ng fixed term provision sa NYC law. For 28 years, walang presidente na umupo ang nag-attempt na palitan yung mga opisyal ng NYC dahil merong fixed term provision ang NYC law ni Congressman Bongbong Marcos. Ang kauna-unahang nag-violate ng batas ni Bongbong Marcos ay si Bongbong Marcos. To think na paalis na ako in 3 months time after paglilingkod ng 6 na taon sa National Youth Commission, wala kayong mahahanap kahit bahid ng korupsyon kahit piso sa NYC. Naibalik natin ang sangguniang kabataan noong 2018. Minobilize natin lahat ng youth leaders ng bansa, Boy Scout, Girl Scout, CAT, ROTC, kadete ng lahat ng academies para sa nation building. Humina yung youth recruitment ng NPA sa 5 taon ni Pangulong Duterte. Mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon, wala na yung mga balangay, pulutong. Nag-contribute tayo, nag-extra effort tayo para sa nation building at paglaban sa NPA. Yun ang aking overtime job sa NYC. Anong binigay sa akin after 6 years of good service sa National Youth Commission na yun yung ahensya na ipinantulong ko kay Senador Bongbong Marcos? Tinanggal ako, 3 months paalis na ako. Wala man lang pasabi. Sana ko sinabihan ako, Ronald, mag-resign ka na kasi Duterte ka. Okay lang. I will abide by the guidance of President Marcos. Hindi, nalaman ko na lang sa balita, pinalitan ako. In violation of his own law. Kaya masabi ko dyan, kung kayang baliwalain, labagin ng Pangulong Bongbong Marcos yung kaisa-isa niyang sikat na batas, NYC law, what more for other laws and rights of the Filipino people? Yan masabi ko, yun ang sa loobin ko na hindi ko nasabi. Kung ano yung itinulong ko kay Pangulong Bongbong Marcos nang walang kapalit mula National Youth Commission, mga youth events namin, siya ginagawa namin bisita, pinagmamalaki namin siya, siya pa pala yung tatanggal sa akin. Ako naniniwala, madami lang nagsulsol kay Pangulong Bongbong Marcos at siguro bilang presidente, busy na siya sa napakaraming problema ng bansa. Pero sana man lang, pinag-resign na lang ako. Hindi yung nag-violate pa ng batas, di ba? One last quick question, Ms. Bless from Business Mirror. Go ahead, Iha. Hello, good afternoon. Gusto ko lang tanongin na if mabigyan ulit kayo ng another term sa House, do you think makaka-affect yung pagiging Duterte supporter nyo sa pakikipag-work sa Marcos admin given na may alitan sila recently? Thank you. Ako, sa tingin ko, pag ibinoto ka ng taong bayan, ang gusto mong kakampi ay yung taong bayan. Hindi ka boses ng nakaupong Pangulo. Pangalawa, kami, talaga naninindigan kami kay Pangulong Rodrigo Duterte. Inaantay nga namin mag-file. Kung pwede pa, Senator bukas eh. Kasi kami naniniwala, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nilabanan niya lahat ng kriminal, ng mga teroristang NPA at mga kalaban ng gobyerno. And we benefited from that. Ngayon, nagbalikan na yung mga kriminal, drug lord, gusto maging mayor. Yung mga napapatay, nakikidap na bata, wala pa rin nagsasalita. Hanggang ngayon, ang dami nyo nakikita sa social media, ang dami nyo binotong boses ng bayan sa Kongreso at sa Senado, wala man lang isang nagsasalita tungkol sa korupsyon, tungkol sa mga nawawalang bata, tungkol sa pagkalat uli ng droga. Duterte Youth Party List, ibinabalik ang death penalty para sa kanilang lahat at naninindigan para kay Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Okay, maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Sir, Sir, spokesperson po kayo ngayon ng Duterte. Chairman ng Duterte Party. Senatorial aspirant Jeffrey Andrino, independent.
Hey everyone, welcome back to my channel. Today, I want to talk about the importance of respecting copyrights and trademarks when it comes to the content to create. You see, my channel is licensed under the Creative Commons license on YouTube, which means that I'm allowed to use certain anime and other promotional materials under the Fair Use Clause of the Copyright HT Law. This allows me to create engaging content for you all while ensuring that I'm not infringing on anyone's rights. It's crucial to remember that all copyrights and trademarks for the anime and other promotional materials are held by their respective owners. So, when you're creating your own content, make sure to give credit where it's due and respect the intellectual property of others. Thank you so much for tuning in today, and I hope you found this information helpful. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel for more content like this.